Why did you discourage them? Lahat napupunta na kami sa music eh. Pero si Megan, parang may pagka-folk rock din, di ba? Oo, saka yung medyo siya yung may katigasan ng ulo sa lahat. Biglang nagbatuhan. Tinamaan yung gitara ko. Pak! Sabi ko, naku, galit yata sa akin to. Sa Maynila kasi, pag binato ka ng ganun, etong pamasahe mo, umuwi ka na. May babalikan lang ako ha. Mm. Naglayas ka eh. That was when I was young. Nahuli kami ng airpod ko na may relasyon kami. Masaya akong tumutugtog doon until one day, pinatawag ako ni Bunso. Sabi sa akin ni Bunso, pinagkatiwalaan kita, Freddie. Tridor ka pala. Eh, drug addict ka pala eh. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to Tiktok with Aster, Amoyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong malaking privilege sa inyong lingkod dahil for the very first time ay napagbigyan niya tayo finally. Sino nga ba ang naalaala nyo kapag nababanggit o napapakinggan nyo ang mga classic hits na Anak, Pulubi, Mindanao, Bayan Ko, at napakarami pang iba. Mga kaibigan, it's my honor to present to you the music icon, singer-composer, musician, record producer, mga kaibigan, the one and only, Freddie Aguilar! Maraming salamat, Aster, at sa wakas, nagkatuluyan tayo. Freddie, kumusta ka? And what's keeping you busy nowadays? Ganun pa rin. May mga papagawa pa rin sa atin ng kanta. Lalo na nagdaang eleksyon, no? So marami tayong natulungan na kandidato. Yung iba nanalo, yung iba naman natalo. Ganun lang naman. Ganun lang talaga yun. So at the moment, dinirevive namin yung Freddie Aguilar's Music Bar and Restaurant. Pero hindi pa planchado. So, pero maganda yung simula ng negotiation. Oo, maraming nalungkot. Mawala yung ka-Freddy's dito sa Tomas Morato. Oh, kasi diba? Hindi talaga kaya dahil sa pandemic. Eh. Yeah. Hirap kasi. Oh, yung ikaw lahat. Mo, yung nagmamanage, diba? Everything kasi, you worry everything. Oh, matutulog ka na lang. Laman pa rin ng isip mo yung negosyo na yan. Alam mo, sa mga anak mo, bukod kay Megan, ilan sa kanila ang sumunod sa'yo? Actually, kung hindi ko pinag-usapan, lahat yan gusto nila sa music. Eh. Kaya lang, may dalawa akong na pakiusapan na wag nang pumasok sa music. Yung panganay ko si Shane. Oh. Na sa ano siya ngayon, call center. Pero ang talagang pinag-aralan niyan is fashion design. Okay. Tapos yung isa si Isabella, si Sasha, gusto rin kumanta. Magaling din kumanta yon. Pero napakausapan ko na nag-fashion design siya. Hanggang ngayon, yun ang kanyang linya, fashion designer siya. Why did you discourage them? Lahat napupunta na kami sa music eh. So ang talagang hindi pumayag na hindi pumasok sa larangan ng musika ay yung tatlo. Si Megan, si Jonan, at saka si Jericho. Pero magkakaiba sila ng linya ng tugtugan, hindi pare-pareho. Okay. Iba-ibang style nila. Oo. Pero si Megan, parang may pagka-folk rock din, di ba? Oo, saka yung medyo siya yung may katigasan ng ulo sa lahat. Obvious ba? Kanino nagmana? Oo, sa akin pero nung dumating ako sa wastong edad, nagbago yung pananaw ko. Siya hindi. Talagang pinanindigan na niya. Eh. Binalik ko talaga. Iba. You were 9 when you discover yourself? Earlier pa eh. Nung 5 years old ako, kasi ang tatay ko, chief of police sa amin sa Kulungwan, Santo Tomas Isabela, ang lolo ko was the vice mayor. So marami kami bisita araw-araw. Pag may dumating na bisita, tawagin ako ng tatay ko. Sabi niya, anak, pakita mo magaling kang kumanta. Hindi na ako yung ganun-ganun pa. Hindi. Kanta ka agad ako. Anak, pakita mo yung sayaw mo. Sayaw ka agad ako. At that age of 5, I wanted to be like my father. Gusto ko katulad ng tatay ko. O kaya katulad ng lolo ko. Kasi ang tatay ko, pulis. Ang lolo ko, sundalo. Magandang tignan yung uniform nila. So, sabi ko, paglaki ko, gusto ko katulad ng tatay ko. Pero habang nagkakaedad ako, ang gusto ko na lang tumugtog. Nawala na yung gusto ko maging pulis, gusto o kaya sundalo. Paano mo na ano yung sarili mo na ito? Itong hilig ko, dito ko gusto magtagal, dito ko gusto makilala. Yun ang gustong-gusto kong gawin eh. Parang pagka kumakanta ako, yun ang hinahanap ng katawan ko eh. Parang masarap pag, I don't know, I cannot explain it very well. But lalo na nung lumipat na kami sa Maynila kasi nagkasakit nga si Papa. Nagkasakit siya dito, napunta na kami rito. I think I was 7. Pagpasok ko ng school, nakakilala na ako ng mga ibang bata. Tapos naiba na rin yung tema ng tugtugan. So, na-inlove ako dun sa mga tugtugan, like si Manong Fred Panopio, yung gustong-gusto ko nung time na yun, di ba? Si, naging artist ko pa yun sa 5-4. Si Ruben Tagalog, Pilita Corrales, tapos sa foreign naman sila, Elvis Presley, mga ganun. Picks talaga. Oo, nung nasa high school na ako, wala na talaga akong gustong gawin, kundi matuto ng gitara. Eh, ayaw ni Papang mag-aaral akong gitara. Gusto niya, aral lang ako. Natuto ako ng gitara when I was 17. Natuto ako sa gitara because my sister Soraida, yung sumunod sa akin, bumili siya ng gitara for the project niya sa school. Kaya nung matapos yung project niya sa school, yung gitarang binili ni Papang para sa kanya,
nakasabit lang dun sa maliit na bahay namin sa Santa Mesa. Walang gumagamit. So pag wala si Papa, kinukuha ko yung gitara. Tinuruan ko yung sarili ko. Walang nagturo sa akin. I learned the guitar on my own. May tumulong na magazine. Ito yung Jingle magazine nung araw. Yes, may mga chords. Oo, yes. Yun. Doon, binabasa ko yung chords. Tapos ginagaya ko siya. Hindi ko nga alam na baliktad pala yung pagkabasa ko. Kaya ngayon, pag tugtog ako ng gitara, baliktad. Kaya yung mga bata na gusto matuto ng gitara, pag mayroon na itong mga show sa bar, pinapanood yung daliri ko, hindi nila maintindihan. Kasi baliktad. Anong akorde yun? Kaka, ang tawag nila sa akin, na-develop na yung word na kaka. Kaka, anong akorde mo doon? Sabi ko, eh, hindi naman kaka, hindi naman eh yun. Hindi ka ako, baliktad lang. Mabaliktad na eh ka ako. Ay, ganun pala yun. Kaya pala hindi namin maalala. Oh, yung daliri lang kasi. Imbis na ganun, ganun ako eh. Pag ganun, Pilipit. Kaya ang hirap. Pero doon ako nasanay. Kaya kahit Pilipit. So up to now? Up to now. You cannot correct anymore. Hindi mo naman ako correct po. But yun, naging komportable na ako doon kahit baliktad. Okay. Ilan kayo magkakapatid? Sabi mo yung tatay. Ako ang panganay. Lima kami sa magkakapatid. Ilang babae? Tatlong babae. Dalawa kaming lalaki. Si Tony Boy, yung Master Chef sa ngayon sa Sweden. Wow. Tapos si Soraida yung sumunod sa akin na hanggang ngayon na nagtuturo pa rin sa University of Arkansas pero ang kinapos niya is chemist. Oy. Tapos magaling. Yung dalawang kapatid ko nandito sa Manila si Marites at saka si Marlene. Ikaw lang ang mahilig or ikaw lang yung talagang binigyan? Ang dati mahilig din kapatid ko si Tony Boy pero okay. Na overshadow ko siya masyado. Kaya ako ang nakiusap sa kanya, Tol, huwag ka nang pumasok sa music kasi ako, hindi ko gusto yung tinatrato sa'yo. Kasi minsan, inibita niya ako na tutugtog siya sa isang folk house. Ganyang kalaki yung Freddie Aguilar. Talaga, ganyang kalaki yung Freddie Aguilar sa baba. Yung pangalan niya, Tony Boy. Ganyang kalaki, the brother of Freddie Aguilar. Parang ako yung na-insulto. Sabi ko, Tol, huwag ka nang tumugtog na ginagawa sa pangalan mo. Hindi, okay lang yun, kuya. Kako, hindi okay, Tol. Sabi ko, ini-exploit ka nila eh. Kinausap ko yung may-ari. Sabi ko, sir, huwag naman hunin yung ganito yung kapatid ko, kako. Okay naman nun na gamitin yun na kapatid ko siya, pero masyado naman hunin yung kakong binastos yung kapatid ko. Ang liit-liit ng pangalan. Masyado minaliit. Oo, di ba? Sabi ko, hanggang sa nakumbinsi ko siya na mag-abroad na lang. Doon na niya itinuloy yung kanyang galing sa pagluluto. Sabi mo, you were 17 nung magsimula kang... I learned the guitar. Okay. So when did you start performing? I was performing even before learning the guitar. Kasi meron akong nagtitiga-gitara ako si Freddie Baxter. Freddie rin ang pangalan. No? Nalilimit kasi yung pagkanta ko dahil wala nga akong gitarista. No? At the early stage of my singing career, nag-join pa ako ng band. I'm supposed to be the front vocalist ng banda. Anong banda? Hindi natuloy kasi pag nagre-rehearse kami, on time na ako nung time na yun. Alas 2 kunwari ang rehearsal namin. Doon na ako alas 2. Yung mga kabanda ko darating na alas 4, alas 5. Tapos may mga karay-karay pa ng mga girlfriend nila. Ang mangyayari, walang ensayo. Puro lampungan ang nangyayari. So, nagsawa ako sa kagaganon. Noon, yun, I forced to learn the guitar. Nung time na yun, I can memorize 4 songs in one day. Ganun ako kaseryoso matuto. Nung nagkaroon na ako ng, at least, nagkaroon ako ng 40 na songs. Nang foreign to, dahil wala pa naman akong composition. Eh. At saka nung time na yun, Aster, bawal ang kumanta ng Tagalog. So, sa mga bar, bawal talaga, bawal. Unless ikaw ay Fred Panopio na, kasi may plaka ka, di ba? Yes, yes. So, this was early 70s. 70s. May kumuha sa akin, nakatambay kami ng mga tropa ko sa may Ramon Magsaysay sa Santa Mesa. Biglang may tumigil na van. Kala nga namin mga pulis eh. Tatakbo sana kami kasi noon martial law noon. Pwede kayong pagtripan eh. Pagka apat o lima kayong nagsasama-sama eh. So, nung tatakbo kami ganun, biglang may bumaba. Tol, may gumano. Tapos pinigil ko, parang kilala natin. O kilala nga namin si Boyet. Sabi ni Boyet, oh, di ba kumakanta ka, Tol? Bakit? Bubukas ang mama ng music lounge, sabi na. Kailangan namin ni singer. Ikaw na lang lagay namin doon. Sabi ko, sige. Kako, tapos hindi ko na tinanong ang sweldo. Sige, kako, kinuha ko ni Mama Consuelo. 20 pesos ang sweldo ko doon. Tapos kumakanta ako doon. Anong pangalan ng bar? Consuelos. Mama Consuelos. Music lounge. So. Santo sa may Santa Mesa? Sa may Haligi. Sa Quiapo na yun. Bandag Santa Cruz na yun. Okay. So doon ako kumanta. Doon ako natuto ng gusto ng pagkanta. Alam mo kung bakit? Ganito lang ata kalaki yun. Eh. Tapos exclusive. Walang sound system. Uupo lang ako dyan. Nandiyan ang ilang table. Walang sound system. Walang mic talaga. Pag hindi ko linakasan yung kalabit ko sa gitara, hindi ako maririnig nung nasa dulo. Kaya ang lakas kong kumalabit ng gitara because of yung pinanggalingan ko ng tugtugan. Walang mic, walang nothing. So yung boses ko din, malakas din siya dahil dun. So I played there ng mga ilang buwan.
until nagkita kami ni Von Veloso. Then, bibili din ako ng damit ko. Namimili ako, may kumalabit sa likod ko. Pagtingin ko si Von, sabi na, tol, ba't di ka na nagpapakita sa, ano, sa University Belt at saka sa Malate? Sabi ko, wala namang kumukuha sa akin doon. Nakailang audition ako doon. Lagi sinasabi, hindi daw ako marunong kumanta. Hindi, pumasyal kami saan doon. Ganitong araw, doon ako, pasyal ka, blah, 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 blah. Pagpunta ko sa Malate, naghahanap sila ng, ano, ng extra kasi daw, may sakit daw yung isang singer. Sa parang, ano lang ako, reliever lang ako. So, sabi ni Von, ito, magaling to. Sabi naman ni Hernan, nag-audition na yun eh. Sabi ni Von, audition yun eh. Subukan mo siya na may audience. Binunod. So, pinagbigyan. Napilitan silang pa-extrahin ako. Luckily, nung umi-extra na ako at kumakanta na ako sa taas, nandun yung may-ari. Cola House yung pangalan. So, tumutugtog ako doon. Talagang grabe yung tanggap Malate sa akin. Malate ito, di ba? Oh, doon mismo sa may halos tapat ng National Library. TM Kalaw. Yan, TM Kalaw. So, tugtog ako. Nagkakagulo sila. Akala ko naman, normal lang sa kanila yon yung pagtanggap sa akin. Ermita na to. Oo, oh, ermita na. Tapos sabi daw nung may-ari, sino yun? Sabi daw ni Hernan, yung audition master doon. Ay, huwag mong pasinyan, boss. Hindi ko makinuha yun mag-audition eh. Ang sabi daw nung may-ari, hindi mo ba naririnig? Pinagkakaguluhan siya ng tao. Anong pinagsasabi mong hindi marunong? Eh, ba't gustong-gusto siya ng tao? Sabi daw nung may-ari, kunin mo yan. Kaya ako pinakanta doon. Nung pinakanta na ako doon, ayun na, kumalat na yung pangalan ko sa buong Malate na may bagong folk singer, si Freddie Aguilar, yung payat, magaling. Oh, sabi super nila. Payat ka oh, pa payat, niya. Payat ko na, 18 nga yung bewang ko eh. Yung iba ang tawag sa akin, yung addict. Oh, yun, kasi sobrang payat ko. Ang tawag sa akin, addict. Tapos, nakaganan yung pinigil ko. Tapos tumagal na ako doon, ginawa na akong regular until... Pagkano talent team mo na? 40 na, ha? Ang laki, ha? Doble na. 40. Doble na. O, 40. Oh, oh. That's where Madam President used to watch me. Oh. Nag-aaral pa siya noon si GMA. Oh. O, pinapanood niya ako doon. Alam mo kung ba't ko alam? Kasi pagtapos kong tumugtog, naku, nandito yung anak ng presidente kanina. Pinapanood ka, ganun sila. President Diosdado makapag- Oo, si tatay niya yung presidente. Yes, yes. And then from Cola House. I jumped to Olongapo. Dahil sa Cola House, napag-usapan nga ako doon. Nandito pa yung mga Amerikano. Oo, so ang nangyari ngayon, napakanta na rin ako ng Hobbit House. Oo, si napakanta na ako ng Bodega. Lahat na ng mga folk houses na ikot ko na. Until na-realize ko, mayabang ako nun eh. Mm-hmm. Sabi ko, wala na mas magaling sa akin dito ah. Ganun ako. Kailangan maghanap ako ng mas magaling sa akin. Mm-hmm. So tinatanong ko yung tropa, tol, saan magagaling mga musikero? And everyone was telling me, Olongapo. Until one day, nag-decide ako na ayoko na sa Manila. Ngayon, andala ko isang knapsack bag, isang ternong maong, several t-shirts and underwear. Ang pera ko, 20 pesos. Sinama ko si Peter, kasi si Peter, alam niyo kung paano pumunta ng Olongapo. Believe it or not, ang pamasahe ng panahon na yon, air-conditioned na Victory Liner. 5 piso. Mataas na, 5 piso. Pero aircon yun. From Caloocan to Olongapo na yon. 10 na lang yung pera namin, natitira. Wala na po kami yung pangkain. Pagdating namin sa bahay daw ng tita niya, manghihiram pa sana kami ng pera doon. At makikikain. Pagdating namin doon, wala yung tita niya. Ang natira na lang na kanin, yung bahaw yung nasa ilalim. Tapos ang ulam na natitira, mga 5 piraso yata, maliliit na paksiw na galunggong. Eh, paborito ko yun eh. Di bali, kaya na natin ito. So, kinamay na namin yung bahaw. Tapos, nahimaspasan kami ng gutom. Tapos, yun lang, malungkot kasi yung 10 piso namin mababawasan na jeep eh. Ang jeep ata, 25 centimos lang. Kulang na, wala na kaming pamasahin pa uwi. Nung bumaba na kami sa may magsaysay, bumaba kami dun sa pinakadulo noon, yung may welcome na gano'n. Bumaba ako, pagbaba namin, tamang-tama yung mga neon lights nagbubukasan isa-isa, yung magsaysay. Alam mo ang pakiramdam ko? Para ako nasa langit, kinikilabutan ako. Sabi ko, ito ang lugar ko. Para ako naka-script na pagdating ko magbubukasan ng mga ilaw. Pagdating ko dun, dalyan na namin gitara, tuwan-tuwan. Yung dibdib ko, gumagano na. Maya-maya, yung tuwa ng dibdib ko na napapalitan na ng lungkot at gutom. Sabi, mag-audition ho sa anak. No, hindi kami naghahanap dito. Hinahanap namin babae. Naloko na, nasa isip-isip po, naloko na tayo. Puro babae hinahanap, babaeng singer, babae. Hanggang sa malapit na kami sa dulo, yung gate dun sa dulo noon, American base na yun eh. Diyos ko, tulungan. Hindi pa ako tapos. Nakita ko na kaagad oh. Carol, folk singer. Yun ang nakita ko, hindi ko na natapos na. Diyos ko, tulungan mo. Nakita ko nakalagay Carol, tapos sabi ko kay Peter, hindi ba yan yung tinuturuan ko sa Manila? Tapos nag-duet pa kami sa Cola House ka ako pagka regular set ko, tinatawag ko siya, nag-duet kami. Anong ginagawa niya dito? Sabi niya sa akin, ano malay mukha ko? Balita ako, nag-abroad daw yan eh. Baka ako bumalik na,
dumiretso siya dito kaka. So, kakilala mo yung may-ari? Hindi ko pa alam. Oh. Hindi yung folk singer. Okay, okay. Hindi ko pa alam na siya yung kakilala ko. Pero yung pangalan, matunog eh. Carol folk singer, nakalagay. Akit kami para malaman ko kung siya nga. Oh. Hinarang kami ng guard. Sabi ng guard, saan kayo pupunta? Sabi ko, kilala ko namin yung mga kanta eh. Iinom ba kayo? Bakit to? Eh, hindi kayo pwede kung pumasok kung di kayo iinom. Eh, sige ho, iinom kami. Noong mga panahon na yun, ang beer is 1 peso sa loob na ng club yun. 1 peso ilang lang. 1 piso na lang. Oh, edi, ano, sabi hindi, 7 na lang, kamo. Kasi oh, oh. Hindi ginasos na namin okay. Yung 50 centimos, okay. 8, 9, oh, something. Basta wala na, halos, wala na talaga. Di, bili kami ng isang beer, dalawang baso. Masama nung tingin sa amin ng waiter eh. Isang bote beer, dalawang baso order. So, hati kami doon. Nati namin. Pero hindi namin... Hindi nila alam na wala kayong pera. Oh, alam na nila yun, di ba? Tapos hindi naman namin ginagalaw. Tapos babalikan kami ng wedding, titignan, hindi gumagalaw yung beer. Tapos titignan kami ganun mula ulog. O di ba, naku, kaya na, lumabas na. Pagtingin namin, naku, hindi siya. Pero nung nagsimulang kumanta, si Carol yan, Peter. Hindi, si Carol yan. Kako alam ko yung style. At yan ang tinuro ko sa kanya, kako alam ko siya yan. Nag-iba lang kako yung ano yun. Baka may pera na ngayon yan. Kako, kaya maganda na yung panamit. Marunong na maglagay yes, ng makeup. Uh-oh. Ang ginawa ko, hinawag ko yung waiter. Waiter, may ballpen ka. Sama nung tingin ng waiter. Alang niya, isang bote lang in order niyo. Hati pa kayo. Magre-request ka pa. So, dali, binigyan pa rin kami. Sinulat ko sa napkin. Carol, kung natatandaan mo, ako yung kaibigan mo, si Freddie Aguilar, andito ako ngayon. So, binigay ko sa waiter. Dinala ng waiter, tuwa ako. Paglatag niya gano'n, may dumating na ibang waiter, pinatungan yung mga record namin. Wala talaga ito. Lapad. Nasa ilalim tayo. Paano ito? Di ba, mababasahin din yan. Madali salita, dumating din, nabasa niya rin. Pag gano'n niya, lumiwanag yung mata. Sabi niya, oh, I have a guest here. Sabi niya, ito yung aking mentor. Mamaya tatawagin natin siya. Pakinggan niyo, magaling ito. Sabi niya, kaibigan ko si Freddie Aguilar. So, dumadali salita, pinajam ako. Kumanta ako. Yung mga kano doon, nagpipito. Tapos nag-iitsa ng pera. Wow. Oh. Hindi ko paano noon. Kala ko naman, dahil kay Carol yun, naglalagay sila ng pera. Tapos bumaba na ako, isang kanta lang kasi pwede. Bumaba ako. Pag upo ko ng saglit na saglit, lumapit yung waiter. Hawag kayo nung may-ari. Sabi ko, patay lagot tayo. Ako, baka magagalit. Papapagalitan pa. Pumunta kami sa opisina. Nakilala ko si Bunso. Isa sa pinakamalaking owner ng mga club doon. Sabi na, ang galing mo bata. May bahay ka ba rito? Wala ho, sir. May kamag-anak ka ba rito? Wala rin po, sir. May kaibigan ka ba rito? Siya lang ho, sir, si Carol. O sige, ako bahala sa inyo. Tinawag niya yung ano niya, yung tao niya. Yung hotel natin dyan, yung Mink, bigyan mo ng kwarto itong dalawang to. Pati yung sa restaurant, sa Susan's restaurant, libre pagkain ito hanggang bukas, ha? Sabi, halika bata, inawag niya ako gano'n. Kasi nabutan pa niya ako ng 50 pesos na naman. Nadagdagan. Oo, sabi niya, mag-bar hopping ka, sabi niya. Okay. Tapos bumalik ka after 1 month, magbubukas ako ng folk house. Ikaw ang gusto kong kumanta doon. Masaya ako na malungkot. Kasi sabi ko, kala ko makakakuha na ako ng pwesto ngayong gabi, di ba? Padalit salita, nag-bar hop kami, pinanood namin yung magagaling na banda. Frictions Band, Split Ends, Jovial, gagaling talaga. Pero walang folk singer sa magsaysay. Ang folk singer nandun sa Jose Rizal, so paglayo-layo pa. Wala kami magawa, natulog na kami, kumain kami, gumising kami ng 11, uuwi na kami ng 12. Sabi ko, parang di tayo ubutin ng dilim sa Maynila. Kumain kami sa Susan's ng breakfast namin, after breakfast. Tapos bigla-bigla, daming tao sa kali. Parang fiesta. So sabi ko, manang, fiesta po ba dito? Sabi, bakit di ba kayo taga rito? Hindi ho, yung first time lang ho namin. Naku, may bar ko, sabi niya. Kaya maaga pa lang ho, yung mga banda dito, tutugtog na ho lahat yan. Pati po yung mga GRO dito, sabi niya, ano na po yan? Maaga na lahat papasok yan, pati mga waiter, lahat po yan. Mamaya-maya, may matanda na bumaba galing sa Acme. Yung tinugtugan ko na tinutugtugan ni Carol, nag-jam ako ng isang kanta. Ang pangalan, Big E. Yung manager na matanda na galit na bumaba galing sa Acme. But these are all owned by Bunso. Kaya marami sa club. Dapat na isang banda, biglang umuwi ng Maynila, hindi man lang nagpaalam. Ngayon, wala na akong makuha, sabi ng manager. Galit na galit. May nagsabi, ayan, magaling na singer yan. Tinuro ako. Ayan, magaling na singer. Sabi ko, ah, sir, hindi ako pwede. Kasi kako, ang ka-alternate ko po, kako, singer, folk singer din. Hindi ako pwede kako sa banda. Kakainin ho ako ng buuno mo ngayon. Sabi ko, nag-iisa lang ho ako eh. Hindi, bata, pwede ka doon ako bahala, sabi ng manager. Si Mang Sinon.
Sabi ko, hindi ko talaga ako pwede. Bata, pumayag ka. Bigyan kita ng 60 pesos. Libre hotel mo, triple libre na pagkain mo. Oh, di ba? Oh. Sabi ko, sige, oh, subukan ko po. Takot ako kasi ang alternate ko, soul band. Puro black, halos ang customer noon. Yes. Eh, nung panahon ng folk singing, galit ang mga black sa folk singers because sila yung kinakawawa eh. So, ito na, time ko na para tumugtog. Nag-open up ako nung kanta ni Cat Stevens, yung Father and Son. Kumakanta ko, it's not time, make a change. Biglang nagbatuhan ng pera na naman. Wow. Tinamaan yung gitara ko, pak! Sabi ko, naku, galit yata sa akin. Umalis ako sa stage. Kasi tinamaan yung gitara ko eh. Sa Maynila kasi, pag binato ka ng ganun, etong pamasahe mo, umuwi ka na. Sa Maynila, ganun yung araw eh, ganun. So umalis ako, sabi ko, ayaw. Sabi ko na nga ba, hindi ako pwede dito eh. Eto na si Mang Sinon, sinasalubong na ako. Bata, ba't ka umalis? Sabi ko, binato po ako ng pera eh. Tinamaan pa nga po yung gitara ko, so galit po yun. Hindi iho, ulongga po to, sabi niya. Gusto ka nila. Disgrasya lang yun, napalakas lang siguro yung bato kaya umabot sa gitara mo. Sabi niya, sa sobrang tuwa. So ginawa ko, bumalik ako. Kung saan ako tumigil sa Father and Son, doon ko rin itinuloy. Lalong nagpituhan ngayon mga, tapos 60 pesos ang sweldo ko, mas malaki pa yung tip ko. Sabi ni Peter, pare, titiba-tiba tayo rito kung ganyan. Nako, pagtapos ng set ko, sabi nung manager, si Mang Sinon, Freddie, ikaw na ipapalit ko sa banda. Bukas, papagawa ko na yung ano mo. Ang tawag pa nung araw ata, banner. No, banner, oo. Pinaka-billboard. Oo, tuwan-tuwa naman ako. Hindi ko alam. Dahil dun sa ginawa kong yun, na nakapasa ako dun sa Acme, nagkaroon ako ng maraming kaaway. Lahat ng member ng banda na yun, naging kaaway ko kaagad. Kasi siyempre, banda sila eh. Ikaw lang mag-isa. Ako lang mag-isa, pinalit sa kanila. Insulto yun. Imagine mo, kakalat sa buong magsaysay yun. Ayun yung pinalitan ng isang singer lang. Oh. Tinanggal yung buong banda. Masaya akong tumutugtog doon until one day, pinatawag ako ni Bunso. Sabi sa akin ni Bunso, pinagkatiwalaan kita, Freddie. Traidor ka pala. Sabi ko, sir, ano pong ginawa ko po, sir? Eh, drug addict ka pala eh. Sabi ko, sir, hindi po ako nag-a-addict, sir. Hindi, wala po, sir, akong ganyang ano. Hindi ko po kaya yan, sir. Wala nga po akong pere. Yung pong kinikita ko, kako, iniipon ko po, pinapadala ko po sa mga kapatid ko. Tell, ako po ang panganay sa amin, kako, tinutulungan ko po ang tatay ko para mapag-aaral yung mga kapatid ko. Hindi, traidor ka. Sabi niya, puro drugs yun laman ng kwarto mo sa hotel eh. Sir, wala po akong droga, sir. Oo, plinantahan. Wow. Tanggal ako. All of a sudden, wala na akong trabaho. Wow. Ang lungkot ko. Para ako binagbagsakan ng mundo, di ba? Tapos nakarating na rin yung pangalan ko dun sa Rizal, sa ganito, iba pang lugar doon. Kaya nung nag-audition ako dun sa Rucons, tinanggap ko agad ako. Kaya lang, balik ulit akong 40. Tama? Umupa na ako sa Magsaysay Avenue o Gordon Heights Avenue ng maliit na kwarto na tandi pa lang ata. Ito, parang ganito ang laki. Sakto lang na makahiga ka. Tapos may bakanting ganun para sa pintuan na maliit. 30 pesos isang buwan. So, kayang-kaya ko kasi 40 yung sahod ko. Diba? Tapos na-attract ko yung mga kanuna na fans ko dun sa Acme Club kasi ilang buwan din akong tumugtog dun eh. Nag-build up na yung pangalan ko dahil sa mga kanuna. Sila yung nagsasabi, you watch this Freddie Aguilar, it's different. Develop ko yun. Tapos natanggal din ulit ako sa Rucons, napunta ako ng Butterfly. Sa Olongga po pa rin. Oo, doon pa rin. Pero sa, ano na, sa Jose Rizal. Tapos naging girlfriend ko yung Kahera, na sabi niya, sige, babalik ko yung 60 na sahod mo pag napalakas mo itong folk house namin, sabi niya. Sa madalit-salita, napalakas ko. So sabi ko, nasan na yung ano, kala ko gagawin mo yung 60. Hindi, sa susunod na buwan. Sa susunod na buwan. Dahil girlfriend ko nga, pinagbibigyan ko rin. Hindi niya alam, kinukuha na ako ulit sa Magsaysay. Six Sense Club. Hanggang sumikat na ako, hindi na ako umalis doon. From 40 doon sa Butterfly, balik ulit ako sa 60 na naman. Paglipat ko doon yung banner ko, doon sa gitna mismo ng kali, magkabilaan. Tapos, nakaganon, sa Magsaysay, nakaganon. Yeah. Nung nakita na nila na seryoso ako sa trabaho ko, pinagawa na nila ng neon yung pangalan ko. Wow. Ako lang yung musician doon na naka-neon ang pangalan. Tapos nakalagay, Freddie, folk singer. Gumaganon-ganon pa yun. Palagay ko, hindi na ako matatanggal dito. Mahal yung neon light. Totoo talaga, hanggang sumikat na ako, andun na ako. Ang naka-alternate ko dun for the first time is the Maria Cafra band. Oh, yes. Ni-Resti Pagunan. Yes. And then, umalis sila Resti, nag-abroad yata, or I don't know, pinalitan ng split ends. Hanggang sa sumikat na ako, split ends band na yung ka-alternate ko. At kaya ako napasali din sa Metro Pop is because of Jeremy Navarro, the late Jeremy Navarro, na lead guitarist ng split ends, na songwriter din.
siya, dahil sa kanya, sumali, napasali ako sa Metro. Ayaw ko talaga sumali. May babalikan lang ako, ha? Mm-hmm. Naglayas ka eh. That was when I was young. Yeah. You were 18? Even younger. Even younger. Even younger. Bakit ka naglayas? Siguro naman, pwede ko na sabihin ito, baka mga patay na yung mga involved na tao, di ba? Ang umpisal ka this time. Hindi, I was 14 years old. Siyempre, malikot ka. Tapos meron kaming inaanak ng tatay ko na pinagtrabaho niya doon para matulungan yung pamilya sa Cagayan, no? Nahuli kami ng airpot ko na may relasyon kami, nahuli kami. So sabi ng tatay ko, pag nabuntisan, papakasal kita. Ayoko mag-asawa, 14 anos ako. Lumayas ako. Lumayas ako. Pero hindi nabuntis yung babae. Hindi naman. So lumayas ako, punta muna ako sa lola ko sa bahay, sa ancestral home namin sa Kulungan Isabela. Pero sabi ng lolo ko, ba't ka dito umuwi? Kung ipakakasal ka ng tatay mo, siyempre dito ka unang-unang hahanapin noon. Sabi ko, oo nga. No. After mga isang linggo ko doon, punta ako sa uncle ko. Yung uncle ko, konsentidor sa akin noon. Mahal na mahal ako noon si Uncle Carding sa Cagayan na yun, sa Tuwaw. So punta ako doon, siyempre tuwan-tuwa yung uncle ko sa mga pinsang ko doon. Puro lalaki halos ang anak noon. So kinuwento ko ngayon. Sabi ni Uncle Carding, sinamahan ka ng magaling, Freddy. Bakit po, tito? Eh, yun yung bahay ng babae, o yun, o. Lumapit pa ako doon sa... Hindi nataranta ako, sabi niya, huwag ka mag-alala, Freddy. Ako bahala, hindi ka pwedeng ikasal, sabi sa akin. Kung hindi ka pwedeng pilitin, kung bahala sa papa mo. Kuya yun eh, yun ang panganay, si Uncle Carding. So sinalo niya ako, doon din ako, sa buwan, kasama ko yung mga pinsan ko. That was the first time na naglayas ako, 14. Hindi ka natakot sa tatay mo dahil kasi police ako, eh. Kaya nga ako tumatakas tuwing mag-aaway kami dahil takot nga ako sa tatay ko. Sobrang disciplinarian siya. Okay, so nung maglayas ka, 1 month nag-stay ka sa Cagayan sa uncle mo. And then from there? Pinauwi na rin ako ng tatay ko. May abogado ako, lola ko eh. Sabi ng lola ko, umuwi ka na, Ferdy, hindi ka gagalawin ng tatay mo. Andito ako ngayon sa Manila. Pag andun ang lola ko sa mother side, walang makakagalaw sa akin. Kaya siguro nagkaroon din ako ng konting part ng buhay ko na spoiled ako because of my lola Ana. Saka pag naglungkot-lungkutan ako, ba't malungkot ka po? Wala akong pera, lola. May pera na agad, nadukot ka. Paano pag-aaral mo? I don't really like to go to school. Hindi ako mahilig magbasa ng ganito. Ang ginagawa ko sa papa nung araw, nagbabasa, may libro yan, nakikita, nagbabasa ako. Andun yung kapatid ko si Zoraida, na talaga nagbabasa. Ako naman, nagbabasa. Pero sa loob na may song hits na talaga. Akala ko comics eh. Kasi ako comics. Di may maliliit na song hits, di ba? Oh, yes, yes. Nag-memorize ako ng kanta. Okay. Paglalapit ng tatay ko sa Bunwari, ihi mo. Uy, ihi ako. Ihi mo na ako. Tatarap yung libro. Umabot ka ng Nagtapos college. Nagtapos ako. Kumuha pa ako ng 1 year ng electronics engineer. Tapos, pero undergrad ka. Hindi ko tinapos. At from that, tumanta na ako. Kaya yung aral ko, parang pakitang tao lang kay Airpat. Mm-hmm. Na parang, sabi, hindi ka talaga yun. Uy, nag-aaral yung anak ko. Oh, hindi ka talaga yun. Pero gusto niya abogado talaga. Sabi ko, ayaw ko talaga abogado. Anong gusto mo pag-aralan? Kung ano na lang gusto mo. Sabi ko, parang yung Calbeni. Electronics engineer. Sabi ko, opo. Kasi gusto ko magbuo ng radio, ng amplifier, ganun. Malapit din sa sound. So nag-aral ako 1 year. Ito yung sa Guzman. Sa Guzman Tech. Ang problema, yung tinuturo sa 1 year ng first year doon, natutunan ko na lahat sa shop ng uncle ko. Kaya ako yung nag-assist na professor. Ferdinand, assist mo ako. Ikaw na bahala dito. Ganun. Iniiwan sa akin yung class. Kaya hindi mo tinapos. Hindi ko na tinapos. Para bigyan ko sila ng dahilan na alisin ako. Pinagsuntok po yung mga salamin doon na window. Binasag namin lahat yun. Tatakpan namin ng panyo yung salamin tapos sinusuntok namin, binabasag namin lahat. Yung mga barkada ko. Para lang tanggalin ka. Sara ulo ka rin pala nung bata-bata ka, no? Punta na tayo sa Metro Pop. Yan, Paano mo kinompose at kailan mo kinompose yung kantang anak?